Matapos ang ginawang pagliligtas ng tiyana kay Diana mula sa manlulupit na kamay ng mga tauhan ni Don Felix ay tila may kung anong puwersa ang naghatid sa kanya sa kuweba kung saan naroon ang munting halimaw. Tinawag niya ito. Akala niya ay mabibigo siyang makita itong muli. Ngunit bago siya makalayo ay muli itong nagpakita sa kanya at tinalon siya. Sabay silang nabuwal sa lupa. Saglit na natitigan niya ang mapupulang mata ng tiyanak na nakatitig din sa kanya. Sa pagtitig niya rito ay may kung anong damdaming ina ang nabuhay sa puso niya matapos niyang iyakan ng ilang araw ang pagkawala ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Ang tiyanak naman ay tila nakasumpong ng bagong ina sa dibdib ng dalaga. Naramdaman na lang ni Diana ang pagtulo ng luha mula sa mga mata. Pinahit iyon ang muting kamay ng tiyanak at tinulungan siya nitong makatayo mula sa pagkakabuwal. Nang makatayo, bubuhatin niya sana ang tiyanak at sinabi ritong gusto niya siyang iuwi. Umiling ang tiyanak at sa pagkakataong iyon ay humakbang ito pabalik sa kuweba. Salamat sa pagliligtas mo sa akin. Nilingon siya ng tiyanak at tinanguan. Naunawaan naman ni Diana ang ikinilos nito. Marahil ay natatakot itong magpakita sa ibang tao dahil isa nga itong halimaw, kaya hindi na niya ito pinilit na sumama sa kanya. Ngunit nangako siya rito na babalikan niya ito palagi. Habang lumalakad na palayo si Diana, ang tiyanak ay nakasili pa rin sa kuweba at inihahatid siya ng tanaw. Sa mansyon, galit na galit si Don Felix nang malaman na nawawala ang mga tauhan niyang inutusan na pumatay kay Diana. Wala siyang kaalam-alam na minukbang ng isang tiyanak ang anim na tauhan niya at sinipsip na parang malinamnam na gatas ang dugo ng mga ito. Walang maisip na dahilan ang Don para traidorin siya ng mga tauhan kaya't pinahanap niya ang mga ito sa iba pa niyang mga tauhan. Sa ngayon ay pagbibigyan niya munang mabuhay si Diana. Tutal naman, ay nakakulong pa si Miguel sa kanilang mansyon. Hindi magkakaroon ng pagkakataon na magkita pa ang mga ito. Ipinapaayos na rin niya ang mga papeles ni Miguel para doon na ito sa ibang bansa manirahan. Kasabay nito ay inaasikaso na rin niya ang pagpapagiba sa mga bahay sa lupang kinatitirikan ng tahanan ni Diana. Pinilit niyang mabili ang lupa sa tunay na nagmamayari upang makamkam ito at mawala na rin sa lugar na iyon ang pamilya ng babaeng nag-aambisyon sa kanyang anak. Lahat ay planado na para kay Don Felix. Kampante siyang wala nang makakahadlang sa mga planong iyon at makakapag-focus na ulit siya sa mga negosyong hagdan ng kanyang patuloy na pagyaman. Nang makabalik na si Diana sa bahay nila, napansin ni Aling Toyang na tila nabawasan ang lungkot sa mga mata ng anak. Dumulog ito sa mesa at maganang kumain habang kinukumusta ang araw ng nanay at tatay niya. Siya naman ang kinumusta ng ina. Saan daw ba siya nagaling? Hindi sinabi ng dalaga ang totoo dahil ayaw niyang may makaalam ng tungkol sa tiyanak. Tsak niyang katatakutan ito ng iba maging ng kanyang mga magulang. Sinabi na lang niya na chinek niya ang mga pananim nilang gulay sa kakahuyan. Sinabihan naman ni Aling Toyang ang anak na huwag na munang magpupunta roon. Mas gusto niyang mag-focus si Diana sa pananahin nito dahil marami ang naghatid ng bagong tahiin sa bahay nila. Si Aling Toyang din ang nagturo kay Diana kung papaano manahe na dati rin niyang hanap buhay. Dala ng kahirapan, kaya mas pinili muna ng dalaga na mag-ipon para matapos ang kolehiyo. Sa edad ngayong 21, ay tatlong bagay lang ang mahalaga sa kanya. Ang kanyang mga magulang, ang pananahe, at si Miguel. Naisip niya ang tiyanak. Interesado siya rito dahil sa kabutihang ipinakita sa kanya.
Parang nakikita niya rito ang anak na nawala sa kanya noong araw din na yon. Gusto niya itong pangalanan. Nami. Ito ang naisip niyang ipangalan na ang na ay mula sa Diana at ang mi ay mula naman sa Miguel. Napangiti ang dalaga sa isiping iyon. Noong gabi rin na yon, matapos niyang tahiin ang para sa mga nagpapatahi, ay isinunod naman niya ang isang munting bestida. Para ito kay Nami. Alam niyang babae ang tiyanak, kaya tinahian niya ito ng isang magandang bestida na binordahan niya ng disenyong bulaklak at pangalan nitong Nami sa bandang laylayan. Hindi siya sigurado kung magugustuhan ito ng tiyanak, pero umaasa siya na magagandahan ito sa kanyang tahi. Nung sumunod na araw, ay excited na bumalik na kuweba si Diana para ipakita sa munting nilalang doon ang tinahin niyang damit para rito. Agad namang nagpakita sa kanya ang tiyanak. Sumungaw ang maliit na ulo nito sa kuweba at saka dahan-dahang naglakad palapit sa kanya. Sinuri nito ang hawak na damit ng dalaga. Nakangiti namang tinanong ng dalaga kung nagandahan ba rito ang tiyanak. Hindi sumagot ang munting halimaw. Sa halip ay inilapit nito sa mapupulang mga mata ang pangalang ibinurda ni Diana sa damit. Sinabi ni Diana na ito ang gusto niyang ipangalan sa kanya, Nami. Kung mamarapati ng tiyanak, gusto niya na ituring siya nitong ina habang ito ay ituturing niya na parang sarili niyang anak. Naupo si Diana sa tabi ng tiyanak at hinawakan ang munti nitong kamay. Ipinangako rin niya na kahit anong mangyari, handa rin niya itong protektahan tulad ng ginawa nitong pagprotekta sa kanya noong nasa gitna siya ng panganib. Kinuha ng tiyanak ang isang kamay ng dalaga at hinawakan din. Ang ginawa nito ay nangangahulugan ng pagsang-ayon sa nais ni Diana. Kaya naman niyakap siya nito ng buong higpit. Ngunit makalipas lang ang ilang saglit, ay makikitang nakangiwi ng ngiti ang tiyanak. Napipilitan lamang itong tanggapin ang damit na yon na isinuot mismo sa kanya ng dalaga. Isa na siya ngayong munting halimaw na nakasuot ng magandang bestida. Inutusan pa ni Diana na umikot at maglakad ng konti ang tiyanak upang makita niyang mabuti ang ganda ng bestidang sa tingin niya ay bagay na bagay sa munting nilalang na kanya ngayong kinagikiliwan. Hindi gusto ng tiyanak na siya ay dinamitan, pero ayaw niyang makitang malungkot si Diana kung kaya't hinayaan niya ang kagustuhan nito. Bago umalis ang dalaga, ay meron na namang itong ipinangako sa tiyanak. Pibilihan daw niya ito ng sapatos para may katerno ang bestida nito. Napalunok ang tiyanak, hindi niya alam ang bagay na yon, pero nararamdaman niyang magiging katawa-tawa na naman siya dahil dito. Nang makaalis na si Diana, ay nagmamadaling hinubad ng tiyanak ang damit na isinuot sa kanya. Kulang na lang ay magsalita siya ng iyak. Ngunit may nakalimutang sabihin si Diana, kaya pumihit ito pabalik. Nang matanaw ng tiyanak na pabalik ang dalaga, ay dali-dali ulit niyang isinuot ang bestida. Baligtad pa nga ang pagkakasuot niya. Nilapitan ulit siya nito para lang sabihin na mahal siya nito. Hindi naman napansin ng dalaga ang baligtad na suot ni Nami sa bestida. Nang muling maglakad palayo, ang tiyanak ay labis na na-touch sa sinabi ni Diana. Muntik pang mapaluha. Sa kauna-unahang pagkakataon, ay may taong nagsabi sa kanya na mahal siya nito. Dahil doon, ay ayaw na niyang maalala ang kanyang nakaraan, kung sino siya at bakit ang kuwebang yon ang naging tahanan niya ng mahabang panahon. Sa kailaliman ng gabi, bagamat gumaan ng konti ang damdamin ni Diana dahil sa tiyanak na tinawag niyang si Nami, ay hindi pa rin niya maiwasan na hindi isipin si Miguel. Miss na miss na niya ito. Umaasa siyang kahit sa panaginip ay muli niya itong makakasama. Pumikit siya at inalala ang masasayang sandali na kasama ang binata. Ganoon din si Miguel. Nung mga sandaling yon, habang nakahiga sa kama, sa loob ng silid na naging kulungan niya,
Laman ang isip niya si Diana at labi siyang nag-aalala para rito. Matapos alalahanin ang masasaya nilang sandali, ay inisip naman ni Miguel kung paano malilinlang ang ama para muli silang magkita at magkasama ng pinakamamahal niyang si Diana. Maya-maya pa ay nakaisip na siya ng paraan kaya napabalik siya ng bangon at saka napangiti. Kinabukasan, nagising si Diana sa narinig na pagkakagulo sa labas. Nang sumilip siya sa bintana ay nakita niyang kausap ng mga taga roon ang abogado ni Don Felix. Pinaghahanap na sila nito ng malilipatan dahil ang mga bahay doon ay nakatakdang gibain sa susunod na linggo. Hindi makapaniwala si Namang Dino at Aling Toyang. Sa tagal ng panahon na nanirahan sila roon ay ngayon lamang ito mangyayari. Sa pagkakakilala nila kay Don Ramon na alam nilang may-ari ng lupang kinatitirikan ng bahay nila, may malambot itong puso kaya pinahintulutan sila na manirahan doon. Pero sinabi nga ng abogado na ang lupa na yon ay nabili na ni Don Felix kaya ito na ang may karapatang magdesisyon. Nang muling magtungo si Diana sa kuweba, wala sa loob na naihinga niya sa nakabestidang tiyanak ang kalungkutan sa napipinto nilang pag-alis sa kanilang lugar. Batid niyang bahagi pa rin ito ng pagpapahirap sa kanya ng Don dahil sa pakikipagmabutihan niya kay Miguel. Ang isa pang ikinakalungkot niya ay marami ang madadamay at mawawala ng tahanan dahil lang sa galit nito sa kanya. Maya-maya ay pinahid ni Diana ang luha at humingi ng paumanhin kay Nami. Hindi raw niya dapat sinasabi rito ang mga ganoong bagay na hindi pa nito naiintindihan. Ang hindi niya alam, ang bawat sinabi niya ay lubos na nauunawaan ni Nami. Hindi napansin ng dalaga na kumuyom ang munting kamao nito. Inihingi rin ang paumanhin ni Diana na hindi pa niya nabili ang sapatos na pangako niya rito. Pero hindi iyon mahalaga sa tiyanak. Mas mahalaga rito ang kapakanan ng babaeng itinuturing na niya ngayong ina. Walang mapagpipilian ang pamilya ni Diana kundi mag-impake. Ang balak ay pansamantalang makituloy sa kamag-anak nila sa kabilang bayan habang naghahanap ng bagong matitirahan. Nung araw na yon, ang mag-anak ay lumuhod sa kanilang altar at nanalangin na gabayan sila sa kung saan man sila dalhin ang kanilang tadhana. Habang nananalangin, ay nagdatingan na ang timgiba na wawasak sa kanilang tahanan. Kasabay ng pagdating ng mga ito, ay dumating din doon ang munting halimaw na sinami.